Alaman ng iba. Ako po ay fan ng Kimera. Sana makuha ang muli. Ako po ay fan. Grabe. Ako po ay fan nung is... Okay. hindi. Ako po ay anos. Kimera fan. Kami ng nanay ko. Sana maulit muli. Ang tagal so, na nun. Yes. Ilang taon ka nun. Naku, hindi pa ako artista nun. Grabe. Pero grabe. So, ito kasing coffee talk segment na ito ay segment sa aking vlog kung saan ini-interview ko yung mga tao who I look up to, who I admire, who I can get inspiration from. Kasi nga since parehas kami ng trabaho, parang gusto kong makakuha ng tips to improve, diba? How to work on set, diba? Iba-iba ang set. I mean, very flexible yan. And also yung craft, diba? So, kanino pa ba tayo magtatanong kundi sa nag-iisang napakahusay, napakaganda, napakabait, at napakababa ng energy? The one and only! The one and only Chinita Princess! Sabi niya kanina, parang konti nung kape. Yes. So, I love this, the coffee. Thank you. Ay, you're welcome. You're welcome. Binake mo ba to? Binake? Yung kape? Parang wrong. Diyos ko. Naloka siya. Naloka siya sa bake. Okay. Oh, binake mo to. So, dahil hindi tayo pwedeng magkamali, eto na, kasi nga, Any kasi talaga tong coffee talk. As in, ano yung maisip ko? Itanong. Yung as a fan, di ba? Paano yung gusto kong ma-discover? Very spontaneous. Pero hindi. Pero kasi hindi. Dapat daw pala akong mag-send ng question. Talaga ba? So, eto na. Dapat ano tayo? Stick tayo sa script. Go ka lang dyan. Okay. Questions for Miss Kim Chu. Naku, may nakabahan na ako. Hello, everybody. Woo! This is Kim Chu from Cebu. From Cebu. Okay, what is your routine on set? Paano ka nagki-kickstart ng araw mo sa set? Kickstart ng araw sa set? Ako kasi, kailangan kong i-pump. Kailangan i-pump yung energy. Kailangan pa ba? Kailangan, feeling ko naman, lahat naman tayo. Yes, ako talaga, kahit hindi sa set, every day. Siyempre showtime every day. So, kailangan energy. Nandun na kaagad yung energy ko. So, nag-workout talaga ako every morning. Legit yan? Yes, yeah, 6 a.m. talaga ako nag-workout. Like, running, hirap bike. Hirap na sundin, no? Ang hirap na. So, kailangan kong i-workout ang sarili ko in 1 to 2 hours. Okay. Para yung energy ko eh, masustain ko. Tsaka yung endorphins, kailangan happy. Yung nakaka-happy. Ay, so, pag hindi ako super happy, ibig sabihin hindi ako nag-workout noon. Ah, may time na gano'n? May time na. Siyempre, pagod na ako. Parang ayoko naman gumalaw. So, kung orlog na lang. So, na-skip. Naku, yes. May kilala akong ganyan. Sino? Si David! Likaw ko! Kaya late. Ah, kaya late? Kasi nag-workout. Yun! Kasi nga yung lintik na endorphins. Diba, endorphins yan? Hindi mo pwede inumin na lang yan? Para... Hindi, okay na kami ngayon. Shout out, David! Hello! So, okay. Yung pala, workout. Yeah, pero workout. Pagka nandun ka na si set, like, how do you approach the staff, your Ay, team, ano, ganyan? Dapat, okay ka na. Dapat, ano, siyempre happy mood ka na kasi naka-gain ka na ng endorphins for the entire day. So, happy mood, babatiin mo everybody ng good morning. Hindi lang pipiliin na ikaw lang i-good morning ko. Dapat ikaw lahat. Dapat lahat. Tama. Kasi dapat mag-set ka ng mood na pag dumaan ka, eh nakangiti lahat ng tao. Yes. Di ba ganun talaga pag masaya ikaw yung kape nila. Yes, para pag... Masaya lahat at nakangiti sa'yo, magaan ng trabaho. Yes. So, di ba ganun? Para hindi sila natatakot pag dumating kayo. Yes. Oh, dyan na si Kim. Or hindi sila imbay. Oo. Dyan na naman. Hindi ganun. Dapat gusto ko pag nakikita na, andyan na si Kim! Andyan na si Kim! Andyan na, Shali! Kapunta natin siya sa dressing rooms. Let's laugh! Ganun.
Ang sayo naman. Yeah, it's fun. Parang gusto ko ma-experience yung good morning tayo. Ng Kim. Gusto ko ma-experience ang good morning ng isang Kim. We don't know. Yes! Wala nang imposible. Okay, eto na. Eto medyo ano, medyo serious. Serious. Okay, kinakabahan ako. I need some coffee. Was there ever a time when a scene unexpectedly became personal to you? And if so, paano ka nakawala doon? How did you get out of it emotionally? Kasi may mga ganyan, di ba? Yeah, ako, ang trigger eksena ko talaga lagi is pag may namamatay. Uh-huh. Yan talaga, hirap talaga akong puntahan siya. At hirap din akong alisan siya. Kasi ayaw na ayaw ko talaga ng ganong experience. Kasi na-experience ko siya in real life. And nung time na yun, na namatay yung mom ko, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Kasi, yes. Syempre, umaarte tayo. Yes. So, ginagamit tayo ng acting na parang totoo. Yes. So, hindi na natin alam na kapag nangyari pala sa totoong buhay, hirap pala. Oh. Totoo ba itong iniiyak ko or umaarte ako? Oo. Kasi ito yung sinasabi ng director pag nag-eksena kami. Yes. Dapat. Kunyari, namatay yung love ones. And nangyari siya sa totoong buhay. So, parang, pag nangyayari sa akin ngayon yun hirap na hirap talaga ako. Tapos, after nun, parang hindi ako makaalis talaga. Matagal. Kaya nagra-running ako. Ayun na nga, biglang nag-work out sa set. So, hindi talaga. Nahihirapan akong puntahan yun and nahihirapan din akong alisan. Kapag may mga cementerio scene. Ang bigat naman din like kasi mga talaga. Hospital na, yeah, it's one of my hatest eksenas. Oo nga. Yeah. Ako din, actually. Parang ang bigat eh. Kasi, actually, pag sa mga workshops din, ganyan, usually death din yung biggest trigger na pinapapuntahan sa'yo agad. Diba? Mm-hmm. Kasi parang, totoo naman eh, yun talaga yes. Eh. Doon ka wala na. Oo, yun nga lang parang ang bigat niya talaga, ang traumatic niya masyado, para masanay ka sa ganun. Masanay ka na paulit-ulit mong ginagawa, diba? Na doon mahugutin. Yes, kaya yes. Ayoko talaga ng ganun. Nahihirapan totoo ako. Exactly. Totoo. Eh mga ano, let's say, breakup scenes. Normal naman yun. Hindi sa eksena. Kunwari maybe, parang may eksena ba na, ay shucks, parang nangyari na to. May parang mga lines. Ah, talaga? Yes. Anong lines? Kalimutan ko na. Ang bilis mo. It's not you, it's me. Oh my God. May mga lines. Kasi pag nagbe-break naman, di ba, ang dalawang tao, parang pare-parehos lang yung mga sinasabi. Oo nga, actually. Di ba, pare-parehos lang naman ang dahilan. Yes. Mapa-acting man yan o personal. So parang sometimes, yeah, oo, nandun no, din. Oo. Parang tama mapapaano ka talaga. Parang, oops, sandali lang. Ganon. Sandali lang, huwag ka pumasok siya. Acting lang to, acting girl. Lang acting to girl. Lang to, girl. Okay, I love it. Oh, eto na. You can answer, you can not answer. Grabe naman itong okay. Vlog na to. No, this, hindi, ano to, in general naman to. Ah, sige. Tsaka, ano kasi to, para, what is your opinion regarding love DMs, then and now? Is there any difference? Nag-improve ba yung love DMs ngayon compared sa dati? Well, ako naman, nagsimula ako sa isang love DM, syempre, as Kim Herald sa PBB. And formula talaga siya sa Philippine series or Philippine movie. Kasi tayo mga Pilipino, gustong-gusto natin ma-in-love. Ang sarap-sarap ma-in-love. Favorite natin yun, yung makapanood ng Papi kwento, love. Ng ano, oo. Ng ganyan. Pero, yung opinion ko is, nagbago talaga ang love team ngayon. Kasi dati, di ba, kayo't kayo lang. Yung parang, kayo yung magka-love team, kayo na sa lahat. Ah, okay. Ngayon, pwede ka na pwede. Umikot. Isa na siyang maluwag na mundo okay. Na hindi na masyadong nakatago. Yes. Kasi lahat tayo, parang natatanggap na natin na, pwede silang mag-pair with ibang tao. Yes. Pero pag nasa isang love team ka, ako speaking as ako as artista, hindi ko lang alam sa iba, pero yung opinion ko lang, pag nasa love team ka, mas masisikat ka. Mas mabilis. Kasi dalawang tao kayo magtutulungan umangat yes. Kaysa sa ikaw as individual. Depende na lang. Aalagwa ka din, pero not as super. Oo.
Kaya pag nasa love team, nahanap mo yung perfect mong ka-love team. Yes. Mabilis yung pag-angat mo talaga. Kasi parang iba yung suporta ng mga tao kapag nasa love team ka. Oo, tsaka parang iba yung pilian, sigawan, pag nakita lang kayo nag... Oh! Ang dami na agad kumusyon! Dati, sa mga pelikula lang napapanood, ngayon nasa TikTok na, mga behind the scenes, mga may pagano'n-ganon, yung mga simpleng pagbulong, may ibig sabihin na pala yun! Lagi ng kanta! So, mas ano ngayon ng love team? Parang mas maraming fans, I think? Mas marami... Di ko din sure. Tama ba? Dahil sa digital platform na napakarami na may Facebook, TikTok, ano. Dati kasi sa movie and teleserye lang mapapanood. Wala talagang any updates. So ngayon, ang bilis mo nang pumasok sa fandom. Yes. Bilis na. Pero masaya ang maging isang parte ka ng love team. Lalo na may fans na sumusuporta. Yes. Lalo na masaya. Pero ngayon, mas lumawak na lang ang mundo ng love team. At pag-iisip din. At pag-iisip din na mga na understanding na sila. Marunong na silang ihiwalay yung real and real. Yes. Because it's not always the case na kapag love team, kayo na talaga for life, magpakasal na kayo na yon. Bawal kang mang lalaki o mang babae. Okay. Cheers. Okay. Ano, may triggered ako eh. Pero mahirap din ang love team nung araw. Parang hindi ka pwede. Grabe yung araw. Panahon ka ba nino? 84 na si ako. Okay. Oh, iba nga rin. Mahirap nung araw. Mm. Ngayon, mas madali siya. For both, both persons. Para sa mga love teams. Okay. Next. For someone who does a lot of things, di ba? We don't know how to say no. Lalo ka na. So, may acting. Yes. May hosting. Yes. Yes. May business pa. Yes. Kunin natin lahat. Grab na. Talaga. This woman wears a lot of hats. Okay, so dahil apaka-busy mo, how do you keep your personal life intact? Na personal parang, life. Kim pa rin naman ako. Time management. Paano? Time management talaga. Kasi para sa akin, importante talaga yung oras. Tama. Oras sa work, oras sa trabaho, oras sa pamilya, oras para sa sarili. Yes, importante. Dapat nahahati-hati talaga yun. Tsaka yung mga gusto mo sa buhay na outside showbiz. Kasi parang after pandemic, naisip ko, limitado na yung oras natin. Hindi natin alam kung today, artista pa ba ako, bukas, patay na ba ako, the next day, ano pa mangyayari sa akin? Yes. So parang kung ano yung pwede kong gawin ngayon, gawin ko na. Kaya ginawa ko na lahat. Okay. Kasi hindi mo alam, bukas kilala pa ba ako ng mga tao? Next, in the next 3 years, may trabaho pa ba ako? Kaya, can't say no challenge tayo. Can't say no tayo. Kaya pag sinabing, Kim, gawin mo to, okay, go. Kim, gawin mo yan, okay, go. Okay, go. Kaya masikat ko pag- ka with Jong, okay, go. Sabi ko talaga yung sabi ko, oh, pak, mga ganun siya. Yes. Tapos, 5, 6, 7, 8. Mga ganun siya. Sabi ko, iba talaga energy. Hanggang magpasikat performance, I love it. Okay, next. What is your top 5 favorite movies? And why? Top 5 favorite movies. Local, international. And paano kanya natutulungan as an actress? Ako, movies. Sige, una is The Notebook. Ooh. Yeah, yun talaga yung pinaka ano ko. Kahit panoorin ko siya pa ulit-ulit. Nakakaiyak. It's like ano. Yung bagay sila. Pero hindi naging sila. May ganong point of life na may ganong angle ng life. Tapos parang, it's kind of heavy love story. Yes. And then yung isa naman is Pretty Woman. Ay, gusto ko rin yun! Yes! Gusto ko rin yun! Oo, at saka yung parang, huy, Julia, pag-workin mo naman si Richard Gere, wag puro ikaw! Diba? For the stand lang si Kuya eh! Kaloka, di ba? Oo, tapos na yung mga classic to. Ano pa bang next? Ba? Ah, gusto ko rin yung Marriage Story. Scarred.
ang galing ng batuhan ng linya. Yung, gusto ko din maging ganyan ako kagaling. Tsaka walang, eh, ano, walang makeup. Wala. Tsaka as is yung mga skree lines. Mm-hmm. Ganyan. Magaling din. And then next is, ano pa ba mga gusto kong movie? Magnifico. G. Romano. Classic, yes. Yun talaga yung unang pelikulang iniyakan ko talaga. Yung sinusukat niya yung lola niya sa kabaong. Yung lahiga ka nga kung kasya sa'yo. Tapos, ba't di kayo naiiyak? Tapos yung lola niya naman nagsusukat na lang sa... Ganun. Actually, yun nga yung isang kakaiyak eh. Di ba? Yung parang kasha na ba ako? Yes! That's hindi so, nila na, na ano yung such bigger. A brilliant story. Oo, timeless, totoo classic. Totoo. Tapos next is... Last. I think last, last na. Last na. Titanic. Oh, yeah. Yeah, di ba? Ang ganda ng production, ang galing. Like, it's so super perfect na hanggang ngayon gusto mo pa rin siya. Oo. Timeless. Classic, timeless. Very timeless. Yes. Love it. So, napansin ko sa mga favorite mong movies, mahilig ka sa love story. Love story, yes. Na-stress kasi ako sa mga ano oh, eh, may barilan, may oh, ano, yeah, hindi ko kaya. Maingay na nga ako, iingayan ko pa yung papanoorin ko. Doon tayo sa kalma lang nag-uusap. Ay, hindi naman kalma yung Titanic, tsaka Marriage pero, Story. May ano yun, love, love story pa. Yes, love the love is there. The love, because love is everywhere. Yes, because love is all that matters. Woo! Full and forever. I love it. So, dahil pinag-uusapan na natin ang movies, kung mabibigyan tayo ng chance, or kung mabibigyan ako ng chance na maka-work ka. Ano? Baka naman po! Kung! Dito ba? Napakaingay lang, gano'n. Ano yung naiisip mo na pwede natin gawing project together? Naiisip ko pwede natin gawin since marami tayong energy. Tulog lang. Ano tayo? Gusto ko yung ano tayo, like, gumawa tayo ng nakakatawang pelikula. Ay, todo yes, dyan. Funny, na magkapatid, na baliwan, okay. Yung magka-awal pero nag-reconcile, yung naglalabanan. Yes. Yan, gusto okay. Ko ganyang movie. So, comedy na Frozen, gano'n? Yeah, yes! Ako si Elsa, ikaw si Anna! Ako si Olaf! Comedy na, yes! Parang gano'n. Kasi dapat bigyan lang natin ng happiness sa mga tao. Oo. At saka, love story, pero about sisters. Yes! Diba? Since mga ate, we love our ate. Yes, we do very much! Yes! Yes. Uy, naman, iyak na yung ate ko. Hindi mo siya nakikinig, okay oo, lang. Oo nga eh. Sisters. Ayun! Ang sisters, I love yeah, it. Gusto ko ng ganong movie, na parang, uy, ano sila, babardagulan sila pero paramdam mo yung love. Yes, love and the funny and all like, yo, it's my favorite love story. Oh! I love it! Ang saya! Okay! Yeah. So, that is it! So ako na po magpapromote para kay Miss Kim. Showtime po, everyday, lin lang. Alam na alam ko lahat ng show. So, go! Sige, kung may gusto kong i-promote, go! Ayan, hello, hello sa inyo. Abangan niyo po ang bago kong series, What's Wrong with Secretary Kim? Oh, yes! I saw that! Okay. So, 2024 na po yan oh sa gosh. View. And then, lin lang, palabas pa rin po sa lahat ng streaming plat. Ay, sa Prime Video, yes. And then Showtime, Mondays to Saturdays, and as of every Sunday. Thank you! Pakabising tao! Oh my yung God! Yung YouTube channel ko, oh. Kimchu PH. Yes, oo. Oh, oh. For sure, nakasubscribe na silang lahat. Feeling ko kasi, napanood na nila yung vlog, yes. Kaya sila nagpunta dito. Thank you so much for guesting sa vlog ko. Oh, naman! Super fun! Super go, fun go, for the go! Hoy, thank you. Maraming salamat. At sa lahat po ng team ni Kim, thank you po. Thank you. To Rat Production. To Rat Production, thank you so much. And ayan, Diyos ko po, I love it. Madami ng guests natin sa Coffee Talk. I'm so happy. So ayan, thank you so much guys for watching. Hope you like, share, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye!